guys, welcome back ulit sa aking channel sa DJK Moto TV. Hello sa inyo lahat dyan. Guys, sa pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa ating mga busina. Guys, pag yung ating mga busina ay nasira na, ay dinadala natin ito sa mga shop. Pero pag dinala natin guys sa shop, hindi naman ito inayos. At sinasabi lang naman sa atin ng mga mekaniko ay dapat nang palitan yung ating busina. Pero hindi nila sinasabi na meron palang sikreto ito na pwede natin palang ayusin. Kasi kung sinayos pa kasi nila yun, bahala pa sa kanila. At kung bibili tayo ng bago, ay dagdag kita yun sa kanilang shop. Pero ngayon guys, ay tuturo ko sa inyo yung sikreto kung paano ba ayusin yung ating mga lumang busina at yung mga palyadong busina. Tuturo ko sa inyo yung mga paraan na dapat natin gawin para magawan pa natin ang paraan yung ating mga lumang busina. Pero guys, bago natin simulan yan, huwag nyo muna sanang kalimutan mag-subscribe sa akin channel sa DJK Moto TV. At huwag nyo sanang kalimutan, pindutin yung ating notification bell para lagi tayong update sa ating mga panibagong vlog. Kaya guys, huwag na natin patagalin, ay dapat na natin itong simulan. And guys, meron ako ditong Rusi 110. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan, yung aking Rusi 110. Tsaka ito guys, yung kanyang busina. Ayan. Kailangan natin guys, nagamit para sa ating pag-ayos natin busina ay itong star screw. Tsaka yung ating ayan, tires na muli. Meron din ako ditong test light. Ayan, para pan-testing natin sa ating battery kung may karga ba. Anda naman guys, o tutulog naman guys yung ating busina kahit wala tayong battery. Pero medyo iba yung tunog niya, hindi kagaya ng may battery. Ayan. Yun guys, at try ko siyang patunogin kung ano yung tunog niya. Kasi guys, ito ay medyo palyado ng tunog at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ayusin. Ayan. Bago ko yan simulan guys, titestlight ko muna yung aking battery kung may karga. Ayan. Lalagay ko muna guys ito sa negative. Tsaka positive. And guys, may karga naman yung aking battery. Ayan. Ayan. Buksan natin guys yung ating ignition switch. Ayan. Tapos papatunogin ko guys yung ating busina kung ano yung tunog niya. And guys, kung narinig no, yung tunog niya ay palyado. Hindi maganda yung kanyang tunog. Kahit maganda yung ating battery at bago, may karga, ay yung tunog niya ay yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ayusin yan. Napakadali lang yan guys, ayusin. Kailangan natin ng tires, tsaka star screw. Ito guys, ay mga sekreto lang ito ng mga mekaniko na hindi nila sinasabi sa atin pag tayo nagpapayos sa ating mga motor o nagpapayos tayo ng mga busina. Pero ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ba natin ayusin yung ating mga busina. Ayan. Kailangan ko lang guys, ayusin muna ito ating camera. Para makapuposan natin. Ayan. Bakit guys kailangan natin ng pliers? Ayan, kailangan natin yan. Saka screwdriver guys. Kasi guys, kailangan natin ito guys. Ito lang yung kailangan natin i-adjust. Mayroon kasi yan dito guys na ina-adjust na screw. Ayan. Nakikita ko sa inyo guys yung screw. Ayan. Napakadali lang guys natin gawin yung ating pag-ayos ng ating busina. Napakadali lang guys. Mga kahit ulang 5 minutes yan guys, matatapos natin yan. And guys, ito yung ating yan. Nakita yun, maliit na screw. Ayan. Saka meron siyang maliit na nut. Ayan, ito. Ngayon guys, adjust lang natin to guys. Pahigpit dapat guys yung inyong pag-adjust or paluwag. Depende sa ganda ng tunog ng ating busina. Kung saan kayo nagagandahan ng tunog guys. Ayan. Ngayon guys, i-adjust ko siya. Try ko muna ulit guys yung tunog. Ayan guys, palso yung tunog niya. Ayan guys, i-adjust ko. Gagawin ko guys, higpitan ko lang siya ng konti. I-adjust ko lang siya guys, higpit. Kunti-kunti lang guys, ang pag-adjust, tapos try nyo ulit ang tunog. Ayan, dito rin nakuha guys, tapos higpitan nyo ulit guys ng konti lang. Dandahan lang.
Tapos try nyo ulit kung tutunog. Guys, medyo tumunog na siya. Kailangan lang natin kunin yung pagandang tunog sa ating musina. Guys, adjust natin lang. Tignan natin ulit ng konti para makuha natin yung magandang tunog ng ating musina. Ayan, adjust nyo ng konti guys. Tapos, try natin ulit guys kung magandang tunog. Ayan guys, saktong-sakto. Maganda na. At napakalakas na guys, hindi gaya dati. Yung tunog niya ay napakahina. Kailangan natin guys, higpitan na siya ng konti para makuha natin yung maganda pang tunog. Higpitan natin. Ayan guys, try ko ulit. Medyo pa-off mo siya guys, konti. At dito naman natin ang konti lang. Yung hindi na siya pa-off. Ayan guys, pa-off siya ulit. Ay, kunting higpit pa. Okay na guys. Wow naman. At maganda na yung kanyang wow. Tunog. Wow. Hindi na siya kapalso-palso. Guys, napakadali lang guys. Kailangan lang natin ng star screw at pliers. Kaysa naman guys, bumili tayo ng bago at itapon natin yung ating luma. Hindi natin alam ay pwede pa pala natin ayusin yung ating mga lumang busina. Dito lang kasi yan guys, in-adjust guys. Hindi kasi pinuturo sa atin ng mga mekaniko yung purpose nito kung bakit mayroong ganyan dito maliit na screw. Ayan, yan pala ay ina-adjust lang naman pala yan para gumanda yung tunog ng ating busina. Kailangan nyo lang guys i-adjust o luwag depende sa ganda ng tunog ng inyong mga busina. Ayan guys, at okay na yung ating busina. Ayan. At napakadali lang guys ang yung pag-ayos ng ating mga lumang busina. Ayan guys, okay na yung ating busina. Ayan. 1 minute 37 seconds later. Yun guys, itatry ko naman siyang pandarin at tatanggalin ko yung kanyang supply ng battery kung maganda pa rin yung kanyang tunog kahit kumanda lang yung ating makina. Kaya guys, tanggalin ko muna yung battery. Ayan, tanggalin ko yung guys yung kanyang supply ng battery. Ayan guys, natanggal ko na. Ayan. Tapos guys, papandarin ko guys yung ating papandarin ko guys yung motor. Ayan. Ayan guys, papunsin nyo. Tanggal na yung kanyang connection sa battery. Guys, kahit natanggal na natin yung battery sa ating motor, ay yung tunog pa rin ng ating busina ay maganda pa rin. Ibig sabihin guys, kahit walang battery yung ating motor, ay tutunog pa rin yung ating busina. Kaso lang guys, hindi kasing ganda ng tunog ng ating busina kapag mayroong itong battery. Ayan. Kasi guys, yung nasusupply lang dito guys is yung regulator lang. Pag may battery kasi guys, mas lalong lalakas yung ating busina. Ayan guys, sana nakakuha kayo ng konting kalaman kung paano ba natin ayusin yung ating mga lumang busina. Kaya sana guys, huwag nyo sanang kalimutan na subscribe sa aking channel sa mga hindi pa nakasubscribe sa DGK Moto TV. Ayan. Sa mga nag-comments, maraming maraming salamat. Sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat din. At sa mga nag-share na aking video, maraming maraming salamat din sa inyo guys. At huwag nyo sanang kalimutan guys, pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga kalimutan. Kaya guys, sa ulit, maraming maraming salamat ulit. At abangan nyo pa sana ang iba kong mga vlog. Ayan, maraming maraming salamat ulit guys. At ingat kayo dyan guys. Sana nakakuha kayo ng kahit kunting idea. Ayan, maraming maraming salamat guys. Ingat ulit at kasunod na vlog ko. See you soon!